Pag-uusapan natin sa video ito kung paano pagagandahin ang mga pader ninyo sa pamamagitan ng semento at paggamit ng pintura. Una, kailangan nating basain ang ating pader. Naglagay kami ng concrete nail doon sa aming design na gagawin. Pwede ninyong sundan ang aming design na nakikita nyo dyan sa video. Tapalan lang hanggang makuha ninyo ang tamang kapal na kailangan. Kapag nakuha na ninyo, mag-shape kayo ng mga bato. Pagkatapos holmahin ninyo na parang maging totoo. Gumagamit ako ng brush mga boss para maging malinis ang ating ginagawa. Gumagamit din naman ako ng kutsara na maliit pang ukit dun sa ating mga bato. Napakahalaga ng part na to, kailangan nyo pong patuyuin ng mga ilang araw before tayo maglagay ng concrete neutralizer. Gagamitin natin ito para mapwersa nating lumabas ang moist na nandoon sa ating pader na design. Gagamit tayo ng brush mga boss, pwede na namang roller brush, pero brush ang gagamitin natin para malagyan natin yung mga bato-bato natin. Papahid natin ito sa buong pader na ating ginawa. Narito naman ngayon ang gagamitin natin, flat latex white. Kailangan nating pahidan ang ating pader ng flat latex white na pagkakapitan ng ating mga pintura. Pangalawang kulay natin, taillow green. Ang taillow green ang pinaka main color natin sa video na ito. So ipahid lang ninyo yung taillow green sa pwesto na kung saan ay may mga damo at mga puno. Mayroon tayong yellow dito. Pagmimix natin ito doon sa green para makuha natin yung kailangan nating kulay, yellow-green. Ipapahid natin ulit ito doon sa ating green. Tapos meron tayong yellow, papahid naman natin ng yellow ngayon. Tapos meron tayong white, lagyan din natin. Handa na ang ating pader para lagyan ng kahoy. Nagtimpla rin tayo ng ibang mga kulay para makagawa ng puno. Nagtimpla rin ako mga boss ng pink para dun sa isang halaman na gagawin natin. Tapos na isang side natin, sa gitna naman tayo ngayon. I-drawing nyo muna yung mga naiisip ninyong design. Lagyan ng mga puno at mga damo yung ating design para magmukha silang magkakarugtong at iisa. We'll be right back.
Pagkatapos na yan, sunod naman natin yung baba. Ihuhuli natin yung mga bato. Importante yon para manatiling malinis ang ating trabaho. Pero nangyari dito mga boss, naabutan kami ng ulan, so kailangan muna namin umuwi. Sa pagpapatuloy naman, sinunod na namin ngayon yung sa baba. I-drawing nyo lang yung mga halaman, tapos lalagyan natin ng mga bulaklak. Kailangan natin ng blue na hinaluan ng brown. Nagtimpla rin tayo ng red, hinaluan naman natin ngayon ng brown. Tapos may green tayo dito, hinaluan din natin ng brown. Meron tayong gray, meron tayong black, meron tayong brown, at meron tayong yellow brown. Tapos may light brown din tayo. Yan ang mga kulay na gagamitin natin. So makikita ninyo dito sa paglalagay sa mga bato, kailangan nyo lang pong i-apply randomly yung ating mga kulay doon sa ating bato. Nilalagyan naman natin ngayon ng black yung bawat singit ng bato para magmukhang shadow nito doon sa ilalim. So kailangan nyo lang pong pag-mix-mix yung mga kulay para magmukha siyang ganyan. Kung mayroon kayong ibang diskarte para dyan mga boss, pwede nyo i-share yan sa pamamagitan ng pag-comment dyan sa baba. Yan po ang result ng ating trabaho. So ano masasabi nyo mga boss, nagustuhan nyo ba? Kung nagustuhan nyo ang video natin ito at nakatulong sa inyo, nakapagbigay ng ideas sa inyo, huwag kalilimutan na mag-like at mag-subscribe ka na rin mga boss para palagi kang updated sa mga gagawin nating videos. Shout out kay Mary Jane Panes. Shout out kay Herminio Cese from City of Angel. Shout out kay Min Hadjola. Shout out kay Christian Lalata Construction Vlog. Shout out kay Romart Azores. Shout out kay Fel Moto. Shout out kay Julio Sintino from Matlang Isabel Leyte. Shout out kay Lumawig Journey. Shout out kay Long Hair Painter Channel.